na super sticker. Sir Melvin, panalo ka. Nag-take ako nung October 2. Thank you. Nasaan eh? Ito, ayan, nasa screen ninyo. Sir Melvin, panalo ka. Nag-take ako nung October. Thank you sa mga review from San Juan. Panalo ka rin po, Sir Will. Maraming salamat po at God bless you po. No? Thank you so much for trusting. Ayan, so, again po sa ating mga YouTube viewers, ayan, you can just comment your answers and the same with our Facebook viewers po. Marami po sila, 700 ata sila rito. So, hi Ma'am Ronaliza, maraming salamat po sa 75 stars ninyo. Hi Ma'am Myla Marcelo Singpit, maraming salamat po sa 100 stars. Hi Ma'am, hi Sir Federico Makasa, maraming salamat sa 75 stars. At saka kay Kulit Carbs, Garupil Bagaan. Hello. Okay. Sige, so let's get it on. Again, general education tayo ngayon for March 2023 let. Hindi pa po nag-announce ng filing date ang PRC, pero ang masasabi ko lang po sa inyo is bago yung filing date na yan, dapat half prepared ka na po for your board examination para at least confident ka na pumila doon sa PRC at kumuha ng examination mo. Tandaan mo na hindi madaling kumuha ng slot. So, at least ma-experience mo ang hirap, ang sacrifices sa pagpila pa lang sa appointment date mo para po galing doon, manggagaling doon yung inspiration mo to not repeat the same examination the next season around. Okay? So again, ang atin pong goal dito is one take lamang ang board. At kung maaari po ay mataas ang ating rating para po kapag nagpa-ranking tayo, abay hindi tayo mahihirapang makipag-compete sa ating mga kasabay, di ba? So that's norm referencing kasi ang ating tag dito, ang ating pagpaparanking. Of course, meron silang RQA, no, na tinatawag yung 70 points, pero then again, i-rank kayo diyan eh. So yung rank 1, so yung mauuna. So siguraduhin natin na yung let rating ninyo is perfect na siya agad. Okay? So, general education, March 2023 let. Good evening po sa inyong lahat. Sit back, relax and enjoy. Learn from me. Sumagot ka kapag ka nagtatanong si Sir Melvin. Kapag ka nagpapadrill ako, sumagot ka rin lang dyan. Okay? Ang sistema natin dito is may tanong, sasagot kayo, ipapadrill ko yung tanong, uulit-ulitin ko hanggang ma-master mo at hindi mo na siya makakalimutan during the board examination. Ayos? So, ngayon, gusto kong malaman kung handang-handa na ang taong bayan. Handa ka na ba sa isang madugong labanan tonight? Ayan, so isumpa mo sa sarili mong ang board examination na iti-take mo this March 2023 will be the last board examination na iti-take mo dahil LPT ka. Okay? So let's get it on. Let's keep it rolling for a while. I-hide ko lang po itong comment. Let's go. Okay. Teka lang. Ayan. So, sa Gen Ed, bakit ba Gen Ed yung inuna mo, sir? I follow the PPST po kasi, no? The Philippine Professional Standards for Teachers, domain number 1, nakasaad doon na content, knowledge, and pedagogy. So, malinaw naman po na kapag sinasabi natin content and knowledge that talks about what you know, what should you know, no? And what to teach to your students. So, that's all about content mastery. So, bakit ba sa number 1? Kasi nga po, mahalaga ang content. Diba? Hindi naman po pwede na puro effective lang. Wala kang masyadong input sa kailangan mong ituro na content. So, kaya siya nagiging number 1 because ang pinakarason kung bakit tayo nagtuturo inside the classroom is to transfer learning, diba? So, yung mga alam natin, turuan natin ang mga bata and you will be the guide in decide na tinatawag. And that's another topic, no, sa professional education. So, Gen Ed tayo ngayon, the content, the knowledge. Sige. Short drill lamang po, pag sinasabi nating foundation of all learning, that's knowledge. Pag sinasabi nating transfer of learning, that's application. Pag sinasabi nating building up of ideas,
That's analysis. Pag a building up daw, that's synthesis, okay? Pag sinasabi naman nating breaking down of ideas, that's analysis. Bloom's taxonomy lang to, ha. Hindi pa ako nagsisimula, ni-remind lang kita, okay? So pag sinasabi naman natin na judging, that's evaluation. Pag sinasabi naman natin na formulating, that's creating, okay? So kapag may ing, kay Anderson's yan, at kapag sinasabi natin may shon, okay, or hindi siya gerund, that's from Bloom's. Pero hindi natin to i-discuss ng malaliman kasi nga po gen ed ang ating tatalakayan. So I am talking about the domain number one, board examination. Tinanong din doon kung ang tawag dito, kung ang PPSH school heads na PPSSH ay para sa mga school heads, ano naman ang para kay teacher? So ang sagot nyo, PPST. Bonus pa rin po yan sa board examination. Pero kapag dinanong naman po kung para sa school heads ay NCBSS or NCBSH and then kay teacher, NCBTS. Okay? Pero pag bago, that's PPSSH and then kay teacher, PPST. Anong meaning ng PPST? Philippine Professional Standards for Teachers. And the domain one is content, knowledge, and pedagogy. So again, ang itatouch ni Sir Melvin ngayon, content and knowledge. So pag sinasabi natin general education teachers, ang tatandaan nyo rito is yung bala mo, di ba? Yung alam mo, yung mga na-memorize mo, yung mga kaya mong sabihin, yung kaya mong maalala sa board examination. So, ang gen ed kasi, it's either you know it or you don't know it, no? There is no way around it. Wala ka ibang magagawa pag di mo alam. So, ang gagawin natin dito, maraming concepts, maraming terms ang akin pong i-introduce sa inyo tonight. Okay? So, let's get it on. Unang slide. Ayos na ba? Gen ed, memorize lang tayo. Wala tayong ibang paraan dyan, ha? Maliban na lamang po sa mga comprehension questions. Pero again, kapag gen ed kasi, napakarami po ng terminolohiyang dapat yung i-familiarize, dapat yung i-memorize kung maaari. Okay? Dapat i-memorize kung maaari. At dahil po hindi naman lahat magaling sa memorization, gawan natin ang paraan para at least mapadali ang pag-memorize ninyo. And that's the drill that I am becoming prominent about, no? So, tandaan nyo, watch, rewatch, and watch it again para po mas magiging epektibo ang retention ninyo sa mga konsepto. Number one! Oh, eto na. Handa ka na ba? Okay, number one. Robert, the eldest son, has hemophilia. This genetic mutation is from Blanc. Ulitin ko. Robert, the eldest son, has hemophilia. This genetic mutation is from Blanc. Ayan. Okay, is it from the father, is it from the mother, or is it from the grandparents, or is it being caused by radiation? Ayun, so mga sumasagot na sila. Father daw, may mother from Facebook, ang dami sumagot ng mother, and then sa YouTube, marami sumagot ng father. O, magkaiba-iba tong mga sagot nila. So let's try to rationalize. Pag sinasabi kasi natin hemophilia, ang pwedeng meron ang lalaki dyan, pero hindi siya career. Bakit? XY kasi siya eh. Okay? So siya lamang yung nag-a-identify sa gender, pero hindi siya yung nagpapasa sa hemophilia. So ang nagpapasa po ng hemophilia ay ang babae. Okay? So kaya nagiging career ang babae. And of course, that is I understood na kay mama yan commonly nagmula. Okay? Pero pwede bang may hemophilia ang lalaki? Pwede. Pero again, hindi niya maipasa yan sa kanyang anak na lalaki. Maipasa niya lang yan sa anak niyang babae at yung babaeng yun kapag magiging mother, of course, maipapasa niya sa anak niya.
Okay? So that is letter B. Ano bang lumalabas dyan sa ating radiation? Okay? Wala pong choices. Ganito yan. Ang style ni Sir Melvin, lahat ng choices mahalaga po sa board exam. So iakin pong irrationalize lahat po ng konseptong madadaanan natin. Pag sinasabi nating father, tandaan nyo ang salitang patriarchal. Ibig sabihin, the father is the head of the family. Tandaan nyo yung salitang autocratic, yung authoritarian. Okay? Stricto si ama, according to Bomrens. Okay? Yung parents, stricto. Pero ating attribute yan kay papa. Pag sinasabi naman natin na grandparents, matriarchal. Pag mother, matriarchal pa rin yan. Pag sinasabi natin radiation, that's damage to DNA. Sige, drill natin. Pag sinasabi natin damage to DNA, radiation. Pag sinasabi natin patriarchal, father. Pag sinasabi natin hemophilia, that's from the mother. Pag sinasabi natin matriarchal, that's either from grandparents or mother. Okay? So piliin mo lang, nandiyan lang yung dalawang yan. O, nakakasagot na sila. Isang item pa lang yan, pero meron ng ligwak. Tandaan nyo sa board exam, kapag madali ang tanong, dapat nasasagot mo. Kasi nga po, pag hindi mo nasagot, alkanse ka na po sa mga nakakasagot doon. At madaling tanong yon, you don't have any excuse. Dapat itama ang madaling tanong. Okay? Next item. Ang style ko po, pag naka 100 slides na tayo, i-drill ko mula simula hanggang sa huli. Tingnan natin kung kakayanin ninyo. Wave patterns of the electroencephalogram or EEG of an awake adult are blank. Ulitin ko. The wave patterns of the electroencephalogram or the EEG of an awake adult are blank. A. Delta and beta. B. Alpha and delta. C. Sensory motor rhythm and delta. D. Sensory motor rhythm and beta. Tingnan natin yung mga sagot ninyo. Yan, tuwang-tuwa ang taong bayan dahil nakakasagot sila. O, tingnan natin sa tanong na to, di ba kayo mapariwara rito? Okay. Sige nga, sa mga bagong kakasimula pa lang sa pagre-review, tingnan natin yung mga sagot ninyo dyan. Awake person. Again, anong hinahanap? Awake person or an adult that is awake. Ano kaya ang kanyang EEG? I mean, ang kanyang wave patterns. Okay, sige. Ayan, kadalasan sumasagot letter B, alpha and delta. Mm-hmm. Awake eh. Awake yung tinatanong eh. Letter B. Ayan, so kadalasan sa inyo, ligwak, no? So teachers, tingnan nyo po ang next slide. Ayan, kapag sinasabi natin gamma, that's where you are very or extremely focused. Ibig sabihin, gising na gising ka dyan. Okay? Pag sinasabi naman natin na beta, gising ka dyan at meron kang sustainable attention. So ibig sabihin, hindi ka man gaanong nag-focus, pero at least yung thinking mo, kaya mo pa rin siyang i-sustain. Okay? Pag sinasabi nating gising ka dyan ha sa beta, pag sinasabi nating sensory motor rhythm, of course, alert ka pa rin dyan, gising ka dyan, pero meron ng relaxation. So kung kanina sa gamma, napaka-hype mo, then dyan sa beta ay medyo hindi ka na masyadong hype, dyan sa sensory motor rhythm, of course, naka-relax ka na dyan, pero gising ka pa rin po. Okay? Pag sinasabi naman natin na consciousness or ang tinatawag nating alpha, yan, meron na siyang integration of feelings, alert and peaceful reading meditation. So ibig sabihin, gising ka ba dyan o hindi? Gising ka pa rin po. Okay? Sa kay alpha, gising ka pa rin. Pero tingnan mo, kung si sensory motor rhythm, meron pa rin siyang mental alertness. Dito kay alpha, ano na lamang? Alam mo yung meditation, di ba? Nag-relax ka dyan na parang wala kang iniisip pero alam mo, aware ka. Okay? Wala kang iniisip kundi peace of mind lamang. Pero aware ka, gising ka dyan. Okay? So pag sinasabi naman natin na theta at delta, eto na yung tulog. Again? Pag sinasabi natin delta at theta, ito na yung tulog. So, ito yung pinagsasabi ninyo na letter B.
Okay, tama naman yung beta, pero hindi po tama si delta. Kasi si delta, napakalalim na po ng tulog niyan. Okay? Kahit anong gising ang gagawin mo dyan, hindi yan iimik. Going back to the question, ang sagot? It's obviously, sino bang gising dyan? Si delta, gising ba yan? Tulog yan. Pag sinasabi nating alpha, gising? Gising. Pero si delta, tulog. So, hindi po pwede. Pag sinasabi nating sensory motor rhythm at delta, si SMR, tama po siya. Pero si delta, mali siya. Okay? Kasi tulog yan. O bakit letter C yung mga sagot ninyo? Ayan. So, ang sagot dito is the sensory motor rhythm and beta. Bakit? Gising silang dalawa. Okay? Ang hinahanap sa tanong, awake adult. So, ibig sabihin, gising na tao. So, hanapin mo na lang ang hindi gising dyan. Si delta is common to A, B, and C. Ganito yan. Kapag sumasagot ka ng board examination question, isipin mo ang add one out. Ano ba yun? Hanapin mo yung naiiba. Tingnan mo sa A, B, and C. Merong delta. A, delta and beta. Merong delta. B, alpha and delta. Merong delta. C, SMR and delta. Merong delta. Bakit sinagot mo B? Teachers, kapag hindi mo alam ang konsepto, what to do? You analyze and then look for the what? Different ones. Yung iba. Yung add. Diba? Yung add. Elimination method. Add one out. Kahit hindi mo siya alam, pero may testmanship ka, masasagot mo pa rin po. And yan po ang sekreto ng top-notchers. Listen to me, top-notchers. Top-notcher ka ba? O look at me. Tandaan mo, hindi lahat ng tanong sa board exam alam mo. Pero ang mga top-notcher, meron silang paraan kung paano sagutin ang tanong na hindi nila alam. And that is elimination method. Add one out. Basahin natin to. Wave patterns of the electroencephalogram of an awake adult. Hindi mo alam kung ano yung EEG. Hindi mo alam kung ano yung wave patterns. Pero may testmanship ka. A, delta and beta. B, alpha and delta. C, SMR and delta. D, SMR and beta. What is common? Disregard the question. Hindi mo alam yun eh. What is common among the choices? Meron sila delta lahat. So, ibig sabihin, mataas ang chance ang delta na yan, hindi yan yung sagot. Hindi siya kasali sa sagot. Kuha nyo po yung punto. And that's what top-notchers do. Okay? Iniisip nila kung ano yung hindi kasali. Siya yung naiiba, siya yung sagot. Letter D is the correct answer. There will be more of this one. Tingnan natin kung natututo ang taong bayan. Okay? Next item. Sige. Next item tayo. Pero bago yan, i-drill nga muna natin, no? I-drill natin para at least alam nila. Sige, tingnan natin kung makakasabay ba ang taong bayan. Ayan. Pag sinasabi nating patriarchal, ano nga yun? Father. Pag sinasabi nating matriarchal, mother and grandmother. Pag sinasabi nating hemophilia, that's from the mother. Pag sinasabi nating damage to DNA caused by radiation. Pag sinasabi naman natin na survival, that's delta. Pag sinasabi naman natin na deep sleep, that's delta. Pag sinasabi naman natin na masyadong focus, that's gamma. Pag gising ka, ano nga yun? Gamma, beta, SMR, and alpha. Sila po yung mga gising. Okay? Paano naman yung tulog na tao? Ano yung wave patterns niya? Theta and delta. So, ibig sabihin yung mga nananaginip na, yung humihilik na, okay? Nasa deep states na sila ng kanilang pagtulog, that's theta and delta. Tandaan niyo po yun, teachers, ha? Okay? Next item. Ayan. Components of fungal cell wall. Components of fungal cell wall. A. Glucans, chitin, and glycoproteins. B. Adenine and thymine.
C, guanine and cytosine. D, cytokinins and auxins. Sige nga. Again, what are the components of fungal cell wall? A, glucans, chitin or chitin and glycoproteins. B, adenine and thymine. C, guanine and cytosine. D, cytokinins and auxins. Okay, tingnan natin. Okay, ano mga sagot ng nasa YouTube? Letter C. Ano naman sagot ng mga nasa Facebook? Letter A. May letter D. Gakamang man ang internet. Sige, just bear with the connection ninyo, no? Ilaban ang pangarap ngayon pa lang. Yung mga mahihina ang net, sila yung dapat mag-aral ng mas mahaba, no? Early as now. Kasi nga po, hindi magko-cooperate yung mga signal ninyo, lalo na pagdating ng board examination season. Okay? So, tandaan natin na ang fungal cell wall, no, meron siyang components na tatlo. Okay? So, that gives you the clue for the correct answer. Pero ang apat na choices na to lumalabas sa board examination. Ang apat na choices na to lumalabas sa board examination. So, unahin natin yung cytokinins and auxins. Ano ba tong cytokines? Letter D, cytokinins and auxins. Ano ba to? This is responsible for what? The regulation of plant growth and development. Ulitin natin, regulation of plant growth and development. Okay? Pag sinasabi naman natin na adenine and thymine and guanine and cytosine, they are the perfect base pairs. Again, they are the perfect base pairs. So, ang sagot dito, glucans or glucose, chitin, and proteins or the glycoproteins. Ulitin natin. Pag sinasabi natin regulation of plant growth and development, that's letter D, cytokinins and auxins. Pag sinasabi naman natin perfect base pair, that's adenine and thymine and guanine and cytosine. So sabihin mo lang, at GC. Okay? So may hinahanap ka sa iyong task, no, sa klase. So hanapin mo at GC, di ba? A for adenine, T for thymine, and C for guanine, and C for cytosine. Okay? Pag sinasabi naman natin na fungal cell wall, tandaan nyo po ang tatlong nakasaad dyan na glucans or glucose, chitin, and glycoproteins or proteins. Malinaw? Yes. Okay? So teachers, i-drill ko ito mula simula hanggang sa maabot natin na tingin ko, pwede na siyang i-drill ng mahaba-haba. Okay? Tingnan natin kung kaya mo pa ba siyang i-memorize. Ayan. Yes, ang mga nasa old curriculum, you can still take the March. Of course naman po. Yes, next. Yeah, next. Waste products of Krebs cycle or citric acid cycle. Waste products of Krebs cycle. Ano yun? A, ATP and water. B, hydrogen and carbon dioxide. C, nitrogen and carbon. D, glucose and oxygen. Tandaan nyo, ulitin ko. Ang mga choices dito lumalabas po sa board examination. Again, ang mga choices na ginagamit ko mahalaga din po sa board exam. Kaya po, you pay attention. Yan. So, shout out po sa ating mga star senders. Maraming salamat po. No? Babasahin ko lang habang kayo ay nag-a-analyze dyan. Hi, Ma'am Janet Apay. Maraming salamat po sa 75 stars ninyo. Mabuhay ka, Ma'am Janet. LPT. Okay, so, ayan. Proven and tested na si Sir Melvin. Thank you, Ma'am Gemma. Ayan. Okay, so ano sagot nyo? Letter, that's letter. Oh, before the correct answer, i-rationalize natin. Ano ba yung letter D? Anong maaalala mo dyan? Ang tanong sa board exam dyan, what are the products of photosynthesis? Again, what are the products of photosynthesis? Ang isasagot nyo, glucose and oxygen. Pero paano kung nasa choices yung dalawa, sir? Ang isasagot mo una, oxygen. Okay? Again, what are the products of photosynthesis? Sagot,
glucose and oxygen. Pero pag nasa choices silang dalawa, isasagot mo una ay ang oxygen. Okay. Pag sinasabi naman natin na nitrogen, that is the most abundant element in the atmosphere. Again, nitrogen is the most abundant element in the atmosphere. Okay? Pag sinasabi naman natin na ATP and water, they are the product of cellular respiration. Cellular respiration. So, ulitin na Sir Melvin ha. So, ang March 2023 let po ay hindi na po hindi na po siya ganun kadali. So, nakikita nyo naman po na mga konsepto medyo malalim na. So, kailangan natin tong i-dive, okay? Kailangan natin tong i-deal with talaga ng hindi minamadali. Sige, let's go. I-drill natin. What are the products of photosynthesis again? Glucose and oxygen. Pag nasa choices silang dalawa, you answer oxygen. Pag sinasabi natin most abundant in the atmosphere, nitrogen. Pag sinasabi naman natin na ATP and water, that's the cellular respiration. Okay? So the correct answer for the products of Krebs cycle, no, the glycolysis that results to pyruvate, ang tamang sagot dyan is hydrogen and carbon dioxide. Hydrogen and carbon dioxide. Napakarami pong nagkakamali. So you are so blessed na pumarito kayo at manood para po matuto at hindi na po mahirapan sa March 2023 let. Ayan, very good. So that is hydrogen and carbon dioxide. Hydrogen and carbon dioxide. Ayan, nakakatama si Sir JP. Magaling. Ayan, so i-drill natin. Pag sinasabi natin na products of cellular respiration, ATP and water. Pag sinasabi natin na product of photosynthesis, that is glucose and oxygen. Pag nasa choices silang dalawa, that's the oxygen. Pag sinasabi natin most abundant in the atmosphere, that's the nitrogen. Again, most abundant in the atmosphere, that's the nitrogen. Malinaw? Components of fungal cell wall, that's proteins, glucose, and chitin. Very good. Ayan. Kapag gising ang tao, SMR and either gamma, alpha, beta, gising silang lahat doon. Pag sinasabi naman natin na si mama ang head of the family, matriarchal. Kapag si papa ang head, that's patriarchal. Pag sinasabi natin equal, hindi mo na yan nasabi sir, egalitarian. Again, pag equal si mama and papa, egalitarian. Ano yun? Egalitarian. Very good. O, next item. Which reproduces through fragmentation? Which reproduces through fragmentation? Tama pala yung una kong sagot. Ayan. So, ayos lang po na maghuhula-hula muna tayo ngayon dahil hindi naman natin naaral to. So, ngayon, at least po, mamaster nyo na siya before the board exam para hindi na po kayo magiging si Rudy Baldwin na hinuhulaan na lang yung tamang sagot. Okay? So, again, which of the following reproduces through fragmentation? Sige, meron sumasagot ng A, meron sumasagot ng B, meron sumasagot ng C. So, kulang na lang letter D para kumpleto na po ang pagkakamali ninyo. Okay? So, kita talaga, ano? Sa inyo po na nanonood, listen to me. Napakarami yung nagkakamali. Pero guess what? Kapag malapit na po ang board examination, you will really see your improvement. Yes. Sa mga followers ko diyan na nag-take nung October, they can manifest, they can testify that these things that we do here really works. Yes. I am sure about it. So, just let yourselves commit mistake because that's where you are learning. Alam nyo yon, yung nagkakamali ka ngayon, hindi mo na uulitin yan the next time around. Diba? Kung nagkamali ka sa relasyon na to, alam nga naman kung ulitin mo sa susunod. The same applies with the board examination. Nagkamali ka ngayon, you will never repeat that. Ayos? Yan. So, hayaan mo po ang sarili mo magkakamali because you are here to learn and learn and relearn. So, ibig sabihin, handa mong kalimutan ang mga bagay na hindi tama. Handa mong alalahanin ang mga bagay na tama na muntik mo nang makalimutan. And of course, handa mong matutuman yung mga bagay na hindi mo pa alam.
Okay? So let's get it on. Anong sagot dito? Fragmentation teachers, that means na maputol-putol siya and then yung putol na yun, dadami. So ibig sabihin dyan, fragmentation. And they are the planarian worms and they're called the flatworms. Again, ano sila? The flatworms. Okay? Flatworms. Very good. Oh, lumalabas din sa board exam, leeches are segmented blank worms. Okay? Pag sinasabi naman na leeches are segmented worms that supports blank anticoagulation. Which of the following supports anticoagulation? Leeches. Okay? So, tatlo po. binabalik-baliktad lamang po yung katanungan, pero marami kayong masasagot. Okay? Again, pag sinasabi natin leeches are examples of blank, ang isasagot niyo, worms. Pag sinasabi natin na leeches are example of worms that supports blank, ang sagot niyo, anticoagulation. Kapag walang anticoagulation, prevents bleeding. Okay? Pag sinasabi naman natin na which worm supports anticoagulation, isasagot niyo, leech. O, di ba? Leech lang, napakaraming tanong. So, dito, which of the following reproduces through fragmentation, ang isasagot niyo, that's the flatworms. O, how do bacteria reproduces? Dahil napag-usapan na rin lang, fission. Okay? Bacteria reproduces through fission. Pag sinasabi naman natin na budding, that's corals. Hindi, nahihirapan ako, sir. O, sabihin mo, BF ko budding. BF ko budding. So, B for bacteria, F for fission, and then ko for, tawag dito, tatawa ako. Ko for, ano yun? Corals, and then they reproduce through budding. Okay? So, that's it. Malinaw yun, ha? So, next item tayo. Natatawa sila. Ayan, okay. So, bacteria, ayun, sinabi na dito. Bacteria reproduce through fission, and then corals reproduces through or reproduce through budding. Again, pag nahihirapan ka, sabihin mo lang, BF ko budding, di ba? Very good. Thank you so much, Ma'am Nikki Castor. Ayan. Sa yung 50 pesos na super sticker, maraming salamat din po sa ating mga super, I mean star senders na nasa Facebook. Hi, Ma'am Mitch Jamora, maraming salamat po sa 75 stars ninyo. Agoy, pinaguhugutan si Sir, medyo masakit. No ko naman, sorry po ha, pag nasasaktan ng taong bayan. Okay, so kapag nasasaktan kasi tayo, dyan tayo natututo, di ba? Sabi ko. So again, BF ko budding, B for bacteria, F for fission, ko for corals, and budding ang kanyang reproduction. Malinaw yun. Yes, again, pag planarians, that's the fragmentation. Example is flatworm. Okay, flatworm. Next. Which among the solution is considered the safest? Which among the solutions to? Okay. Which among the solutions is considered the safest? A. Hypotonic. B. Hypertonic. C. Isotonic. D. Both A and B. Hindi nawawala to sa board examination. So, ang sagot ninyo rito? Sir, nagsisisi ako, nagpadala ako sa kabisihan talaga. Di sana sure na sure na. Meron nga mga ano eh, nag-message sa akin na, sir, sorry, hindi kita na panood masyado, hindi ako nakapaglaan ng oras kasi busy ako. So yung nagsisisi daw sila. Walang problema po, nandyan lamang yung mga videos ko. So ipag-pray na lang natin na papasa pa rin po, of course, no? Yan. Okay, sasagot nila letter C daw. Ang iba naman po letter D. Ang iba naman po letter A. So, kulang na lang ng B para lahat kayo. Oh, meron na si Sir Roylan, letter B. So, tingnan natin kung anong tamang sagot dito. Pag sinasabi natin na hypotonic, the cell will hypo. The cell will swell. Okay? Hypotonic, the cell will burst. There is an edema. You know what's edema? Manghupong, di ba? Sa Bisaya, manghupong. Unya, hypertonic, the cell will
shrink, di ba? Shrink, shrivel. The cell will get dehydrated. Okay? Ang pag sinasabi naman natin na isotonic, that's the normal curve, bell shape. Kasi nga po, no change. So, ibig sabihin, based from the clues that I have told you, you will be able to at least, no, get a glimpse of what is the correct answer. Diba? So, ang pinakatama dyan, dahil alam mo naman na kapag hypo, nag-burst ang cell, or di naman kaya ay nag-swell siya, nagkaroon siya ng edema, maganda, hindi. Hindi masyadong maganda. Pag sinasabi naman natin na hypertonic, oh, na-dehydrate ka naman, maganda ba? Hindi. Hindi. So, ayun, isotonic na yan. The same, no change, equal. Okay? The same, no change, equal. So, therefore, the safest solution is isotonic. Again, the safest solution is hypotonic. Malinaw yan? Ayan. So, sino ba mga nakakatama dyan? Okay, very good, very good. Basta may high, mataas. Ganun ba yun? Okay. Sige, so i-drill natin mula-simula patungo rito. Tingnan natin kung kaya yung bang maalala yung ating pong na-discuss kanina. No? We'll try to see if you can remember the concepts that I have discussed earlier. Baka nawala na rin po. Ayos? Okay, so handa ka na ba dyan? Yes. Yeah. So sino nga yung patriarchal? Si father. Sino naman yung matriarchal? Si mother and si grandparents. Pag sinasabi natin equal ang kapangyarihan nila, egalitarian. Okay? Pag sinasabi natin hemophilia, that's from the mother. Pag sinasabi natin what? Damage to DNA. Radiation. B. Ayun tamo paglangas. B. Oy. Bibi. Ipakusi tamos akong viewers ron. 1,251 ba yan ikabuok? Mga bibi, nagsigig saba. Okay, let's continue. Again, ano nga yung radiation natin? That's damage to DNA. Pag sinasabi natin nagising ang tao, ano yung waves na meron siya? That's the gamma, the alpha, the beta, and the SMR. Okay? Pag sinasabi naman natin na tulog, that's the theta and the delta. Again, that's the theta and the delta. Pag sinasabi naman natin na components ng fungal cell wall, that's glycoproteins, glucans or glucose, and the chitin. Pag sinasabi naman natin na nag-regulate sa plant growth, that's cytokinins and auxins. Pag sinasabi naman natin na perfect base pair, at GC. Again, ano yun? At GC. Pag sinasabi natin A, adenine, T, thymine, and G for guanine, and C for cytosin. At GC lamang yan. Pag sinasabi naman natin na products of Krebs cycle, waste product of Krebs cycle, that's carbon dioxide and hydrogen. Pag sinasabi naman natin na products of photosynthesis, that's glucose and oxygen. Kapag meron sa choices, dalawang yan, that's oxygen ang unang isasagot. Pag sinasabi naman natin na products of cellular respiration, that's ATP and water. Pag sinasabi naman natin na most abundant element sa atmosphere, that's the nitrogen. Very good. Sino nga yung nag-reproduce through fragmentation? Sino nga yung nag-reproduce through fragmentation? That's the flat, yung mga flat worms. Very good. Sino naman yung nag-reproduce through fission? That's bacteria. Sino naman yung nag-reproduce through corals? I mean, through budding corals. Okay? So, kapag nalilito ka doon, anong sasabihin natin? BF co-budding. Very good. B for bacteria, F for fission, co for corals, B for budding. Malinaw yun? Yes. Which of the following nga sa ating mga solution ang safest? Isotonic. So pag sinasabi natin the cell will swell, that's hypotonic. The cell will get dehydrated. The cell will shrink, that's hypertonic. Very good. Malinaw yun?
Yes. Ayan, nakakasagot ka ba dyan? Were you able to cope with the drills? O, konti pa lang yun, ha? Ulit-ulitin mo lang ang video na to dahil i-upload ko naman. So, ulit-ulitin mo lang ng ulitin hanggang ma-master mo na siya. O, let it, ano na, tawag dito, let it sync na po sa inyong mga long-term memory na. Okay? So, proceed na sa next subject. Ganun lamang po yung drill ni Sir Melvin. Nakakasagot ka ba dyan? Very good. Sir Melvin, I love you pala ha? More than... ganun ba? Okay. Which relationship is predatory? Which relationship is predatory? Yan ang maganda kay Sir Melvin. I-drill niya yung mga na-discuss. Yan. Yes po. Para ma-master ninyo, of course, no? Kasi, ano naman, di ba? Wala naman pong kwenta kung nagsasalita ako rito, tapos sagot, salita, sagot, tapos hindi naman po pinapadrill. So, walang mastery, di ba? Okay. So, which relationship is predatory? A. Lion and a deer. B. Caterpillar and leaves. Letter C. Dog and lice. Letter D. Mango and sampagita. Tingnan natin. Thank you so much, Ma'am Irene Di Domo, sa iyong 75 stars. Mabuhay ka, Ma'am Irene. Ayan. Shout out sa ating mga star senders. Thank you so much po sa inyo. Generosity. Maraming salamat, Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. Maraming salamat sa 75 stars niyo po. Mabuhay kayo. There are 724 people watching on Facebook. And we also have 1,165 people watching on YouTube. Alam niyo ba na nung paparating ang October tulet, umabot tayo ng 12,000 live viewers? Di ba? Yun yung first time ko nakita na 12,000 people, no? Nakamonitor, nanunood. Yan. So, what's your answer for this one? Okay, symbiotic relationships tayo. Pag sinasabi natin nag-benefit kayong dalawa, mutualism. Pag walang nag-benefit, commensalism. Okay? Pero, paano naman po kapag na-harm yung isa nag-benefit? That's parasitic. Okay? Paano naman po kung nag-benefit yung isa wala lang? That's commensalism. Paano naman po kung nag-benefit yung isa namatay? That's predation. Paano naman po kung tag dito? Mango and sampagita. That's competition. Okay? Mango and sampagita. That's competition. Pag sinasabi namin natin na dog and lice, that's parasitic, di ba? Pag sinasabi naman natin na caterpillar and leaves, that's still parasitic. Pag sinasabi natin na lion and a deer, that's predatory. Bakit? Oo, anong gagawin ng lion kay deer? Papatayin. Very good. Ayan. Again, anong gagawin ni lion? Papatayin si deer. Sir, yung halaman na na-attach sa niyog, that is commensalism po. Again, yung halaman na nasa niyog, that is commensalism. Bakit? Hindi naman po na-harm yung niyog eh, 'di ba? Pero nag-benefit yung halaman. Okay, so tandaan natin, i-drill natin. Pag nag-benefit kayong dalawa, nagharutan kayong dalawa diyan, that is mutualism. Mahal niyo ang isa't isa. Okay? Pag naman po commensalism, either hindi kayo na-harm dalawa, that is commensalism. Pero naman po kapag nag-benefit yung isa, ang isa wala lang, okay? That is commensalism pa rin. Pero paano naman po kapag nag-benefit ka tapos yung isa na-harm, naubusan? Caterpillar and leaves. Ano yan? That's parasitic. Yung parasite ka na sa buhay niya. Diba? Paano naman po kapag dog and lice? Parasitic pa rin yan. Sir, when can we say that it's competition? Isipin mo na lang na nagtanim ka na sampagita dyan, may mango dyan. Of course, they're going to compete with the minerals, no? Doon sa lupa and of course the sunlight also. So there is competition. Pag sinasabi naman natin na commensalism, that is true to the plant, no? Nga tumubo doon sa niyog, that is commensalism. Hindi naman po na-harm yung niyog. Okay? So nag-benefit yung isa. I hope malinaw, teachers. So that is lion and a deer. Isa pang tanong sa board exam. Nag-spray daw ng insecticide yung what? Nag-spray daw ng insecticide yung
farmer. Namatay yung mga uod, nakakainin sana ng mga birds. Ang tanong, what will happen to the lion? O, ang isasagot nyo sa choices, the lion will eventually die, no? Mamamatay yung lion dahil po pinatay yung pagkain ng consumer ng uod. At yung uod na yon magiging food yun ng Sino kayang kakain first before the lion? So that's it, na? Malinaw ba yun? Yes. Thank you so much, Sir Junel, no? Father of drills daw kayo talaga. Ang galing yung buminyag. Yeah, next. What elements exist in carbohydrates and lipids? What elements exist in carbohydrates and lipids? A. Carbon, hydrogen, and oxygen. B. Carbon, nitrogen, and sulfur. C. Nitrogen, hydrogen, and oxygen. D. Oxygen, helium, and... Uy, double L lagi ng helium. One L na. Oxygen and calcium. Okay. Mali ako dun sa sagot ko sa parasitism. Naisip ko agad. Oh, I see. Okay, so what's your answer for this one? What elements exist in carbohydrates and lipids? Mm-hmm. Sige, so shoutout ko muna ang ating mga star senders. Maraming salamat, Sir Gilbert Monterdi Baflor. Shoutout po sa inyo, Sir Gilbert. Ayan. Sir, maganda talaga ang mga itinuturo mo. Watching from Cotabato, lumalabas talaga siya. Ayun. Thank you so much po. Ayan. Sige, so mahirap ba ang katanungan na to? Iba't iba yung mga sagot? Letter C, letter D, letter A. Sige. So pag sinasabi natin, teachers, na carbohydrates and lipids, di ba? Sila yung pinagmula ng energy natin. So isipin nyo. That is carbon. Everybody say cho, 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 cho. Ayan, boracho, di ba? Letter C, carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, carbon, hydrogen, and oxygen. Yan po yung elements na nandoon sa carbohydrates and lipids. Malinaw yun? Yes, that's letter A. O, tama ang karamihan sa inyo, pero maraming nagkakamali. Everybody say, cho, cho. Very good, cho. Ayan. Tama naman yung sagot nila, buracho. Isipin nyo na lang po ako sa carbohydrates and lipids. Ang hilig kong kumain ng rice. Ayan. So, carbohydrates, so, ayan, next item. By the way, no, pag sinasabi natin na carbohydrates, lipids, nucleotides, and proteins, they are called the macromolecules, di ba? So, pag sinasabi natin na macro, ibig sabihin kailangan pa niyang i-digest, di ba? Kasi kapag micro, aba, vitamins na lamang yan. Pinakamaganda na i-take yan, lalo na sa mga may sakit, di ba? So again, pag sinasabi natin na macromolecules, that's carbohydrates, CPLN, carbohydrates, proteins, lipids, and nucleotides. Pag sinasabi natin na carbohydrates, energy, example, bread and rice. Pag sinasabi natin na proteins, muscle builders and muscle repair. Pag sinasabi natin na lipids, stored energy, di ba? So yung mga matataba, hindi sila madaling maubusan ng energy dahil marami silang stocks na energy, di ba? Pag sinasabi naman natin na ano yung panghuli? Nucleotides, yun yung DNA at RNA mo. Yun yung blueprint ng sarili mo, di ba? Nung nasa itlog ka pa lang ng tatay mo, di ba? So ganun 'yon. O ulitin natin. Pag sinasabi nating muscle builders, proteins, muscle repairs, proteins. Pag sinasabi natin na storage, stored energy, lipids. Pag sinasabi naman natin na direct energy, carbohydrates. Examples, bread and rice. Very good. Blueprint sa sarili mo. That's your DNA. Malinaw yon? Yes. So, what are the elements found in carbohydrates and lipids? Sagot, carbon, hydrogen, and oxygen. Malinaw yan? Yes. Next item. What stores water in a plant cell? What stores water in a plant cell? Again, what stores water in a plant cell? The unique feature of plants is they have cell walls, no? Wala tayo mga Pilipino ba? Tayo mga tao, hindi tayo biniyayaan ng cell wall. Wala tayong cell wall, okay? Ayan.
Very good. Nakakasagot ang taong bayan. So pag sinasabi natin na chlorophyll, that's the green pigments. Pag sinasabi naman natin na lenticels, that is the breathing organs of plants in its trunks. Klaruhin ko lang ha. Again, pag sinasabi natin na breathing organs of plants in the trunk, sagot lenticels. Breathing organs of plants in the leaves, that is the stomata. And the breathing organs of plants beneath the ground or under the ground, that is what? Roots. So tatlo po ang breathing organs ng plants. Pero lilinawin ko lang. Ang lumalabas kasi, breathing organs of plants in their trunk. Sagot, lenticels. Ano ba lumalabas kay stomata? It is the small holes in the leaf. Sagot, stomata. Okay? So, I hope malinaw ang taong bayan. Ayun. So, next cell wall natin, that's the unique feature of plants. Again, unique feature of plants, cell wall. And then, yung ano pa dyan? Vacuole. Wala na. What is the site of the photosynthesis? That's the chloroplast. Again, the site of the photosynthesis is the chloroplast. Kailan nangyayari ang photosynthesis? Day or night? Day. So, ibig sabihin, ang plants mag-release ng oxygen or mag-take in ng oxygen? Mag-release ng oxygen. Kasi nga, araw. Pero kapag gabi, mag-take in ng oxygen ang plants at mag-release sila ng carbon dioxide. Yes, tama yung narinig mo. Again, during the day, ang plants po mag-take in ng carbon dioxide and then mag-release sila ng oxygen. Pero baliktad po during the night. During the night, ang mga plants po, they take in oxygen and they release carbon dioxide. Malinaw yan? Yes. So, next item. Wala na, hindi na siya nag-follow. Ayan, are you guys learning? Okay, so may clue tayo dyan, CPLFB. CPLFB, uy, ano yan? Ayan, ay, wala pa pala, sorry. Which is hydrophobic organic compound? Which is hydrophobic organic compounds? Ayan, pag sinasabi natin hydrophobic, takot sa tubig, di ba? Takot sa tubig. A, lipids. B, proteins. C, nucleolus. D, carbohydrates. May sagot na. Natawa si Sir Michael. May sagot na raw. Oh, i-drill natin later ha para hindi nyo makalimutan. I bet po, after this live, makakalimutan nyo na po yung natutunan nyo. Konti na lamang yung magre-retain, tapos kinabukasan, wala na talagang maalala. The beauty of drills, kasi nga po, mauulit-ulit mo siya, at the same time po, ipapadrill ni Sir Melvin hanggang ang mastery, mamet nyo na siya. At kapag ka nagtatanong ang board, hindi ka na mag-iisip, sasagot ka na agad. That's the beauty of drills. Okay? Lipids are hydrophobic. Oh, very good. Oy. Okay, pag sinasabi natin hydrophobic, takot sa tubig or gustong-gustong maligo sa tubig? Takot, phobia, hydrophobic, takot sa tubig. Oh. Ang proteins ba takot sa tubig? Hindi naman. Ang nucleolus ba takot sa tubig? Hindi naman. Yung carbohydrates, takot ba sa tubig? Hindi naman, di ba? So, ang takot lang po sa tubig is yung mga taba, di ba? Isipin nyo, yung taba ng baboy, yung taba ng kahit anong taba, di ba? Ilagay nyo sa tubig, humahalo ba siya? Hindi, dahil po natatakot siya sa tubig. Ayan. Ano naman yung opposite ng hydrophobic? That's the hydrophilic. Okay, so water loving naman yon, carbohydrates naman yon. Again, pag sinasabi natin na hydrophobic, lipids. So ito na yung kasagutan, CPLFB. Again, CPLFB. Pag sinasabi natin na C, carbohydrates, P, proteins, L. Oh, L, ano yung L? That's lick. Lick, hydrophilic. Pag sinasabi naman natin na F, fats or lipids, that's hydrophobic. Big. So, pag may L, carbohydrates and proteins. Pag may B, fats or lipids. Ganun lang po kadali yan. Okay? Sana all daw may taba. Ay, sana all walang taba. Diba? So, that is letter A. Lipids. Lipids. CPLFB. O, marami na tayong mnemonics. By the way, you make a long list of your mnemonics, teachers. Okay? Makakatulong yan in memorizing concepts na
na marami. So again, you make your list of mnemonics. Okay? So marami na tayong mnemonics, no? Dadami pa yan. Okay? Madadagdagan yan. Next item. It is known as malt sugar. Again, it is known as malt sugar. Ano kaya yun? It is known as malt sugar. A, sucrose. B, fructose. C, maltose. D, lactose. Again, it is known as malt sugar. Ako din takot sa taba, sabi ng may highlight. Ayan, sige. Sagot. Shoutout ko muna ang ating mga star senders. Maraming salamat, Ma'am Aileen Albuenza. Maraming salamat sa 75 stickers, Ma'am. Hi, Ma'am Vivian Kaiser. Maraming salamat po sa 75 stars. Mabuhay po kayo. Hi, Ma'am Kavem Montales. Hi, Ma'am Cherry Labrado. Hi, Ma'am Si Amore. Ayan. Hi, Sir Gilbert. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga star senders. Mabuhay ang taong bahay. Okay, so what do you think is the correct answer here? The clue were there, no? Ganito yan. Ano yung tawag, no, sa pagbuo ng isang salita? That's morph, di ba? Morphology. Morphology. Thank you, Ma'am Annalyn Sostina. Maraming salamat po sa 37 super stickers ninyo. Again, ano yung how words are being formed? Morphology yan. So, pag sinasabi natin na morphology, magagamit mo yan sa board exam, lalo na kapag hindi mo alam. Bakit? O, yung malt sugar, maltose yan, di ba? Obvious naman. Okay? So, that's it. Morphology lamang yan. So, itouch ko na lamang po. Pag sinasabi natin na sounds, phonology. Pag sinasabi natin na words, that's morphology. Pag sinasabi natin na sentence, that's syntax. Pag sinasabi natin na meanings, semantics. Pag sinasabi natin na use in daily living or use in communication, how you use words and sentences, you know, that's pragmatics. Pragmatics, okay? Paano mo ginamit? Pragmatics. Meanings, semantics. Tapos kapag sentences, syntax. Kapag naman po words, morphology. Kapag naman po sounds, phonology. Okay? At least meron kayong clue. So again, i-integrate nyo yung mga learnings ninyo. Nakita nyo naman, malt sugar, obviously that's maltose. Okay? Maltose. So meron tayong clue dyan, no? Pag sinasabi natin na maltose, that is made up of 2 units of glucose. So dalawang glucose, di ba? Ang sabi ko dyan, M2, L1, L1. Bakit? Yun kasing lactose natin, may isa siyang galactose. Okay? May isa siyang galactose. At meron din siyang isang glucose. So wag na natin alalahanin yung isang glucose kasi si maltose, si lactose, at si sucrose, meron silang meron silang glucose lahat. Okay? So kaya ginawa ko na lang is M2, L1, G, S1, F. Pag sinasabi natin na M2, maltose, dalawang units ng glucose. Pag sinasabi natin na L1G, ang atin pong lactose, meron siyang isang unit ng galactose. Pag sinasabi naman natin na S1F, ang sucrose natin ay meron siyang isang unit ng fructose. Bakit, sir, hindi mo na isinali si glucose? Kasi po, si glucose po, common sa kanilang tatlo. Isasali mo pa ba? Sabihin mo na lang sa sarili mo, common siya sa tatlo. So, ibig sabihin, huwag mo nang isali. Common siya eh. Diba? So, that's M2, L1G, S1F. Okay? Again, strategize natin ang ating mga aaralin para at least hindi tayo mahihirapang i-retrieve sila sa ating utak during the board exam. Next. Ayan. Uy, meron na siyang clue. The watery fluid portion of the blood, 90% of it is water, in which elements are suspended is blank. A, platelets. B, plasma. C, hemoglobin. D, red blood cells. Again, the watery fluid portion of the blood, which is 90% of it is water, in which element are suspended? Ano ang tawag dyan? A, platelets. B, plasma. C, hemoglobin. D, red blood cells. Kapag nagkakamali ka pa dyan, saktan mo sarili mo. Ayan.
Again po, you're so blessed na ngayon pa lang nagsisimula ka na mag-review. Yung iba nag-procrastinate lang yan. So at least you now have the edge po sa kanila. Okay? Papanoorin din naman nila to, pero I think sa January na, sa February na, of which alam na alam mo na to. So you have time to study other things. That's the advantage of reviewing early. Kasi nga po, Sir Melvin, during my time, I reviewed very shortly na lamang po, 3 buwan, tapos nagtuturo pa po ako, kaya medyo naalanganin yung aking paghahanda. Okay? So, hindi po bero, bero. Hindi po biro, no? Kapag ka ikaw ay, ano, nagtuturo at the same time nagre-review. So, dapat mas mahaba, mas maganda sana. Okay? So, the correct answer for this one is none other than the plasma. Ano yun? Plasma. Very good, no? So, hot gas daw, plasma pa rin. Ayan. Sige. Pag sinasabi natin na platelets kasi, that is the, the preventer of bleeding. No? So, kapag nasugatan ka, yun yung mga nag-accumulate na parang, you know, tubig dyan sa sugat mo. That's the platelets. No? They prevent bleeding. At kapag naman po, hemoglobin, they are the carriers of oxygen all throughout your body, and then they also collect carbon dioxide, no? Back, no? Back. So, ibig sabihin po, ang red blood cells pala is, ang kanyang tag dito, main worker ay si hemoglobin, okay? Because it carries oxygen and, of course, back carbon dioxide na yon, di ba? So, what's the correct answer? That's plasma. Okay? Plasma. Malinaw yun? Yes. Next item. Why earthquake is experienced after a volcano erupted? Again, why earthquake is experienced after a volcano erupted? A. Rocks move located along the faults. B. Lava flow causes the shake. C. Magma moves faster during eruption. D. It is a normal reaction of the earth to shake. Yeah. Yes, sabi ni Sir Jason, clotting factor daw ang platelets. Yes. Hi, Sir Melvin, October 2 takers po. Maraming salamat. Thank you so much din po sa tiwala ninyo. Ayan. Sige. So, what's your answer for this one? Madali lang ang tanong na yan. Very obvious. The correct answer is, of course, no, pag may earthquake, nag-move yung mga bato dyan sa ating faults. Okay? Again, the exact location of the earthquake is called the focus. Again, ang location ng earthquake is the focus. And above the location of the earthquake is the epicenter. From the word itself, epi means labas. Epidermis, labas, kinalabasan, di ba? So again, teachers, yung pinaka pinangyarihan ng earthquake, that's the focus. Above the focus is the epicenter. I hope nakuha niyo po yan, inote niyo po yan. So the correct answer to this one is the rocks move located along the faults. Okay, that's letter A. Oh, lahat kayo nakakatama, pero may iba pa rin nagkakamali. Okay, so again, that's letter A. A, next. Which is the lowest rank coal? Which is the lowest rank coal? Again, i-drill natin to mula simula patungo huli ha. So, wag kang mabagot dyan. Just keep posted, no? Just keep on answering hanggang sa maalala mo to lahat later. Because the pressure... Yes, yes. Ayan. Which is the lowest rank coal? A, anthracite. B, bituminous, bituminous, okay? Letter C, subbituminous. Letter D, lignite. Lowest, okay, lowest, L-L-L-L, lowest, lignite. So what's the highest then? That's the anthracite. Again, what's the lowest?
lignite, lowest, lignite, highest, o walang clue yan, anthracite, huwag kang umabuso. Ano yung sumunod? O yung bituminous at subbituminous, pero hindi sila mahalaga masyado. Again, yung tinatanong, highest and lowest lang. Pero yung sagot dito, that's the lignite. Kapag highest, that's the anthracite. Malino yan? Yes, next item para makarami tayo. The ranking depends on the types of amount of carbon and the coal contains on the amount of heat energy that coal can produce. Alino yan? Yes. Next item. When an object has more protons than electrons, its charge is blank. When an object has more protons than electrons, its charge is blank. Oh, mas marami daw yung protons kaysa sa electron. Ano ang kanyang charge? Positive o negative? Ayan. Again, when an object has more protons than electrons, its charge is blank. Okay. So, madali pa rin po ang tanong na to. Dapat masagot ng taong bayan to. That is positive charge. Very good. Pero ang iba, sumagot ng zero, ang iba sumagot ng negative. That is positive charge. Again, kapag ka protons, marami kaysa sa electrons, that's positive charge. Okay? The opposite to that is negative charge. Kapag naman po zero, iba po ang tanong sa board exam dyan. Kapag sinasabi natin zero, yung book naman po na inilagay sa table, ano daw ang sum of its force? Zero. Okay? Again, textbook laid on the table. Ang sasagot nyo, sum of its force is zero. Pero dito po, ang sagot natin is positive. Okay? Positive charge. Malinaw yun? Yes. Next item. When an object is burned, it shows blank. When an object is burned, it shows blank. A, chemical change. B, physical change. C, structural change. D, artificial change. Sige nga. Maraming salamat po sa mga star senders natin. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ayan. And might as well tag your March 2023 taker friends, no? Para at least makapagsimula na siya ng hinay-hinay lang, no? Para hindi ma-overwhelm yung utak niya pagdating po ng March 2023, diba? So again, lahat po ng sinusunog natin, that is chemical change. At lahat po ng size and shape lamang ang nagbabago, that is physical change. Again, ulitin ko po. Okay, that's the main clue. Pag sinasabi natin na lahat ng sinusunog, chemical change yan. Lahat po ng size and shape lamang ang binago, that is physical change lamang. Very easy. Next. Iron, nickel, and cobalt are types of blank. Iron, nickel, and cobalt are types of blank. A, diamagnetic. B, paramagnetic. C, ferromagnetic. D, automagnetic. Sige nga. Again, yes po, ipopost ko po ito sa YouTube, no? So abangan nyo po ito sa YouTube, ipopost ko po ito. Ayan. Sir, bisan naman ang exam, tanaw gya po ko. Ayan, thank you so much po, ma'am. Oh, ano sagot nyo rito? Iron, nickel, and cobalt is a type of blank. Oh, di ba, na-drill ko na to minsan eh. Yung diamagnetic, yung paramagnetic, at yung
ferromagnetic. Pag sinasabi natin na diamagnetic, weak, hindi siya nagmamagnet, di ba? Pag sinasabi natin na paramagnetic, of course, positive na siya, pero hindi siya masyadong nagmamagnet. Pero yung ferromagnetic, dumidikit, sampak tayo na sa magnet. Okay? Example of diamagnetics are what? Gold, di ba? Silver, di ba? Pag sinasabi naman natin na paramagnetic, example dyan is yung magnesium, yung lithium, di ba? Yung ferromagnetic naman po, yun yung iron, yung nickel, at yung cobalt. Okay? Again, sino yung weak, hindi dumidikit? Diamagnetic. Di dumidikit. Diamagnetic. Paramagnetic naman po, parang dumidikit, pero konti lang. Di ba? Ferromagnetic naman po, fuerte, mupilit. Fuerteng dumikit. Di ba? Fuerte. Ay, pinagluloko ko lang yan. Kasi nga po, mas madaling tandaan pag pinagluloko mo yung mga items, yung mga terms. Believe me, it works. It will really work. Okay? Again, pag sinasabi natin na diamagnetic, di dumidikit. Pag sinasabi natin na paramagnetic, parang dumikit, pero konti lang. Pag sinasabi natin na ferromagnetic, fuerte. Sa Bisaya po, fuerte, grabe, dumikit. Okay? So, ayan. Alam nyo na po, kung saan categorize yung mga jowa nyo, masyado bang dumikit sa'yo? O iron yan, ferromagnetic yan. Pero ayaw na ba sa'yo? O diamagnetic na yan. So, anak, no? Ferting pilita. So, kuha, drill nga natin. Pag sinasabi natin na gold, diamagnetic, di dumidikit yan. Pag sinasabi natin na magnesium, paramagnetic. Pag sinasabi naman natin na iron, nickel, and cobalt, that's ferromagnetic. Okay? Ferromagnetic. Ayan. Mahal kita, ferro. Dumikit ka sa iba. Charot. Okay, next item. So, kuha na to ha. Malinaw na to. I-drill natin to later. Next. What is the coolest gas? Again, question. What is the coolest gas? What is the coolest gas? A. Helium. B. Acetylene. C. Hydrogen. D. Propane. Mm-hmm. So mag-shoutout muna ako sa mga star senders natin. Maraming salamat po sa ating mga star senders from Ma'am Cherry Lab Rado. Sabi ni Sir Tim Perting Pilita. Ayan. Hi, Ma'am Maria. Maraming salamat po sa inyong stars. Thank you so much po. Sagot niyo, coolest gas. Okay? Coolest gas. Sumagot kayo dyan. Coolest gas. Ah, di ba? So, maraming nagkakamali. Tingnan natin. Oh, sa Facebook, puro letter C. Sige, shout out sa lahat ng mga star senders natin from... Hi, Ma'am. Hi, Sir Gilbert. Ayun, si Sir Gilbert pa rin. Hi, Ma'am Cherry. Yan. Hi, Ma'am Maria Jonabeth. Thank you so much po sa pa-stars ninyo. Hi, Ma'am Glyza Robby Forrest. Maraming salamat po sa stars, Ma'am Glyza. Hi, Ma'am Joy Resos Burha. Maraming salamat po sa 75 stars. Hi, Ma'am Elvie Kines. Maraming salamat po, Ma'am Elvie, sa iyong 75 stars. B, sure good ko. Bantay bitaw. Hi, Ma'am Annalyn. Sure good ka sa imong letter B, ha? Sir Melvin, praying po na makapasa. Of course, you will, no? You're all in my prayers. Okay, let's try to answer. Pag ang tinatanong dyan, coolest, hindi po hottest. Okay? Pag sinasabi natin hottest gas, that's acetylene, di ba? 3,300 Fahrenheit ata yun, ganyan kung nagkakamali. Again, hottest gas, acetylene. Pero po, ang tinatanong coolest, so ang sagot dyan, liquid helium. O, dahil walang liquid helium, helium na lamang. Okay? A na sir, sama ka bugnaw sa kung uyab. Oh, shout out sa uyab ni Sir Medard Fuentes. Ngano man na sir, o sagdi lang sir, na bahalag bugnaw siya sa imo, basta init ang imuhang pangandoy sa imuhang lisensya. Diba? O, di bali na pong dumikit siya sa iba.
Basta didikit rin sa'yo yung lisensya mo this March. Ayos na yan. What is the coolest gas that is liquid helium? So, sagot, helium. Okay? So, what is the hottest? That is acetylene. What is next? That is propane. Pag sinasabi naman natin na hydrogen, that is the simplest element. Okay? Again, what is the simplest element? Hydrogen. That belongs to alkali earth. Okay? Ay, no, no. Alkali metals. Okay? Pag sinasabi naman natin na teka lang. Pag sinasabi natin na pangalawa, propane. Pag sinasabi natin na una, acetylene. Pag sinasabi naman natin na coolest, that's helium, liquid helium. Mali na? Yes. Unsa na usab sa TUS? Tanan ba? Hindi po lahat, no? Kasi kapag lahat na lang po babaguhin, dapat yung mga curriculum natin na K-12, babaguhin yan. Yung 7836, papalitan yan. Yung 9155 DepEdlo, papalitan yan. Yung RA-10912, dapat papalitan din yan. Yung RA-9293, abolish na yan. Yung 10157, tanggalin na yan. Okay? Sinong nakadiscover sa Pilipinas, huwag na yan ituro. Okay? Yung Bandala, yung Kabisera, yung Reduksyon, yung Polo Iservisyo, yung Tributo, tanggalin na yon. Yung mga governor generals, wala na yun, di na sila totoo. Kung yun yung pag-iintindi ninyo na babaguhin lahat sa board exam, no, hindi po. May dinagdag lamang at ni-rearrange yung distribution ng items. Hindi ibig sabihin papalitan lahat. I hope malinaw yan, teachers. I hope klaro po ang akin pong paliwanag. Okay? So, hi to my father of drills. Hi, Ma'am Hazel Munez. Nakakamiss din po kayo. Napakalakas niyo pong sumagot. Okay. Sige. So, the correct answer here is helium. Okay. The hottest, acetylene. The simplest, hydrogen. The second, hottest, propane. Malinaw? Yes. Papasa na ba? Hindi pa. Konti pa lang to. Wind flow with maximum sustained winds below 39 miles per hour is classified as blank. A, depression. B, storm. C, typhoon. D, super typhoon. Naka 70. Nako, 7836. Yes, lagi naman po. Okay, so again, wind flow with maximum sustained winds below 39 miles per hour is classified as, ilan sa kilometers yon? 39 miles per hour is 61.17. Okay? Kilometers per hour. So, that is depression, storm, typhoon, super typhoon. By the way, how do you name a typhoon in America? That's hurricane. Okay? Hurricane. What about in India? That's cyclone. What about in the Philippines? Bagyo, typhoon. Okay? Lumabas yun sa board exam. Again, sa America, that's hurricane. Dito naman po sa India, that's cyclone. Dito naman po sa Pilipinas, that's bagyo, typhoon. Okay? So the correct answer for this one is below 39, that is depression. Okay? Again, below 39, that is tropical depression. Above 39 and above, that is tropical storm. Tanaw gihapon ko, sir. Madugangan ang knowledge. Thank you, Ma'am Kay. Okay, so ulitin ni Sir Melvin. Pag sinasabi ko po na 39 below, that's tropical depression. Pag sinasabi ko naman po na 39 and up, that is tropical storm. Pag sinasabi ko naman na 185 kilometer per hour and up, that is super typhoon. Super typhoon, okay? Super typhoon. So that is letter A, tropical storm. Tropical storm. Malinaw? Yes, very good. Again, i-drill natin. 39 and up, tropical storm. 39 below, that is depression. Pag sinasabi naman natin na 185 and up, super typhoon. Okay, super typhoon. Next. Human body has how many liters of blood? Human body has how many liters of blood?
Sige nga, human body has how many liters of blood? Ayan. Shout out kay Ma'am yan, ay same people. Yes. Thank you so much po sa ating mga star senders. Mabuhay po kayo. Ayan, thank you so much po. Okay. So what's your answers? Sige, that is 5 to 6. Ayan, palakpakan mo sarili mo. Pero drill natin, which is the longest bone? Femur. How many teeth do you have? 32. How many teeth? 32. Gaano kahaba yung intestine mo? 25. Okay? 25 meters. Tama? Again, intestine, 25 meters. Gaano karami yung bukog ng bata or buto ng bata? That is 300. Okay? Pag naman po mature, adult, ilan ang buto mo? That is 206. So, nasaan yung ibang buto? Nawala? Hindi. Dumo, nagdugtong. Okay? Ulitin natin. How many liters of blood? 5 to 6. How long is your intestine? 25 meters. How many teeth do you have? 32. Okay? What about your longest bone? Femur. Okay? What about an adult? How many bones do you have? 206. What about for a child? That's 300. Very good. That's 300. Malinaw? Yes. Next item. It gives the human body the framework to support movements and protection. It gives the human body the framework to support movements and protection. A. Ligaments. B. Bones. C. Joints. D. Tendons. Mm-hmm. Ang aga naman na mag-review ni sir. Yes, mas maaga, mas maganda, mas matututo, at of course, hindi po mag-cramming, no? Kasi nga po, prepared na prepared. Diba? So, if I were you, mention your friends who will be taking the Marchlet. Yan. Sigurado, garantisadong tutulungan sila ng ating mga drills na ginagawa. Yan. Okay. Ayan. So, again, it gives our body the framework. That's the bones. Again, as a god, bones, hindi po joints, no? Yung joints, yung tawag dito. Basta yung joints, no? Yung end parts ng ating bones, yung joints yan dyan, di ba? Pag umabot sila, ang joints dito, ang banda rito. Okay? Yan. So, hindi po joints. That's the bones. O, ano yung ligaments, by the way? Ano yung ligaments? Ang ligaments po, tissues yan na nag-connect ng bone sa isa pang bone. Okay? So, again, pag ligaments, bone to bone, LBB. Okay? Bone to bone, LBB. Ang tendon naman po, that's muscle to bone. Muscle to bone. Okay? Bone to bone, tissue, bone to bone, that is ligaments. And then muscle to bone, that's tendons. Okay? So, our clue for this one is LBB, tapos tendons, MB. So, MB, Melvin Boracho, maraming tendons. Ibig sabihin, maraming muscles si Sir Melvin. So, muscles have MB, Melvin Boracho. So, tandaan nyo na lamang po, ligaments, bone to bone, no? Tissue na nag-connect sa dalawang buto. Pag sinasabi natin na tendons, that's the tissue connecting muscles to the bones. Malinaw. Yes, ganun lang po kadali yun. And what gives our framework? That's the bones. Okay, that's the bones. Next. Ay, meron pala tayong, meron pala tayong kakaibang mnemonics na ginamit. LBMT. LBMT. Ano yun? L for ligaments, bone. And then
M for muscles, tendons. Oh, ganun lang pala 'yon, 'di ba? Pag sinasabi natin na bones, ligaments. Pag sinasabi natin na muscles, tendons. LBMT. Again, ano 'yon? LBMT. Oh, 'di ba? So napakarami na pong mnemonics. You make a long list of mnemonics, okay? Ayan. Next. Universal blood recipient is? The universal blood recipient is A, type AB negative, B, type AB positive, C, type O plus, D, type O negative. Ah, yung mga nurse dyan, alam nila to. Yung mahilig mag-donate ng dugo. Ayun. So this is, panoorin nyo po mga church. Ayan to, i-flash ko tong message na to. Sabi niya, panoorin nyo po mga church, lahat ng mga dress ni Sel Melvin, 101%, papasa kayong lahat. Let March 2023, ang laking tulong po ng kanyang videos at mumultuhin kayo during examination day. Ayan. Thank you so much, Ma'am Hazel, no? Sa iyong patutuo. Maraming salamat po, no? Ma'am Hazel Munez LPT. Ayan. So, yung sagot dito. Okay. Universal blood recipient ang pinag-uusapan. Okay? And that is, tadaan! Ay, nawala. Okay, that is recipient, di ba? So, kapag recipient, may plus dapat, no? So, AB plus. Okay? And then, the universal donor is O negative. So, isipin mo na lang, O, tapos donor siya, negative, meaning nakunan siya. Kapag naman po, universal recipient, that is AB, tapos dahil nadagdagan siya, nag-receive siya, plus dugo, di ba? O, ganun yun, di ba? So, tingnan mo na lang. Si A plus, pwede siyang mag-donate ng dugo kay what? A plus at AB plus. Okay? Pero, pwede siyang tumanggap ng dugo mula kay type A, type A negative at O plus at O negative. Okay? Kay O plus naman po, pwede siyang tumanggap ng dugo mula kay O plus, A plus, B plus, at AB plus. Lahat ng may plus, pwede pong tanggapin ni... Ah, no, sorry. Lahat ng may plus, pwede pong bigyan ng dugo ni O plus. At ang pwedeng tanggapin ni O plus ay yung O plus at O negative. Okay? So, parang stricto siya kapag siya naman ang tumatanggap. Okay? Kay B plus naman po, maaari siyang mag-donate kay B plus at AB plus. At maaari siyang tumanggap mula kay B plus, kay B negative, kay O plus, at kay O negative. Ha? And then, kay AB plus naman po, pwede siyang mag-donate kay AB plus, pero pwede naman siyang tumanggap ng dugo mula sa lahat ng blood type. So, sa AB plus, no, maramot siya. Tapos, lagi siyang tumatanggap. So, ano bang tawag dito? Ayan, mahilig uminom pero ayaw gumastos. No? Ito yung mga AB plus. Kapag naman po A negative, siya naman yung nakakapag-donate kay A plus, A negative, AB plus, at AB negative. At pwede niyang tanggapin ang dugo mula kay A negative at O negative. Okay? At kay O negative naman, pwede siyang mag-donate kahit kanino. Oo, di ba? Pero, ang kanya naman pong tatanggapin ay O negative lang. So, grabe naman siya. Mapagbigay masyado, pero stricto naman po sa mga babalik sa kanyang blessings. Yan. No? Grabe. Tapos, kay B negative, B plus,
Pwede siyang mag-donate kay B plus, B negative, kay AB plus, at kay AB negative. And then, pwede rin siyang tumanggap mula kay B negative at O negative. And then, kay AB negative, pwede siyang mag-donate kay AB positive at AB negative. At pwede siyang mag-tanggap mula sa lahat ng may negative. Okay? So, kay AB negative, kay A negative, kay B negative, at kay O negative. So, tingnan mo na lang, lumalabas sa board exam dito is, sino yung universal donor? That is O negative. Sino naman po yung universal recipient? That is AB plus. Again, sino yung nalalasing ng hindi gumagastos? Si AB plus. Sino naman yung gumagastos pero ayaw tumanggap ng mga returns? That's from O negative. Okay, napunan, O negative, that is universal donor. Napunan, that is AB positive, tumatanggap, that is letter AB plus. Okay, next item. Ayan, may additional information si Sir Jason, flash natin. Okay. Ayan. Next item. Again, universal donor, yun lang patatandaan natin, sa left, gen ed lang tayo. That is donor, O negative. Okay, recipient naman po, that is AB positive. So tandaan mo na lang, donor, dalawang O, di ba? Donor, dalawang O. Basta may O, tapos negative kasi nakunan siya, that is donor. Kapag naman po, universal recipient, that is AB plus, napunan, o walang clue dyan, basta napunan lang siya, AB plus siya. Okay? Next item. O, negative, nakunan ng lahat. AB positive, nadagdagan ng lahat. Di ba? Next. If an element has a mass number of 23 and an atomic number of 11, what is its number of neutrons? Again, if an element has a mass number of 23 and an atomic number of 11, what is its number of neutrons? Kuha muna ako ng tubig. Hello. Ano sagot ninyo? Iba't iba ang sagot. Sabi nila same. Okay, padaliin natin 'to para mas madaling maalala. Yes, i-upload ko 'to right after the live, so panoorin niyo na lamang po, ha. And then sa YouTube po, mas madali po itong panoorin kasi nga po sa Facebook mawawala 'to after 30 days. Okay? Again, sa YouTube niyo po hanapin lahat ng aking mga live, nandun po 'yon. Ayan, so sige. Na correct answer for this one. O sige, isipin natin. Pag sinasabi natin na mass number, siya po ay sum ng protons at neutrons. Okay? Again, ang mass number po ay sum ng protons at neutrons. Okay? Tapos, ang atomic number po ay equal siya lagi sa protons. Okay? So, what is its number of neutrons? Simple as 23 minus 11. That is 12. Ganun ba, sir? Yes. Again, ulitin ko po yung clue natin. Ang mass number po, siya po yung resulta kapag inad mo si protons at si neutrons. So, protons plus neutrons equals mass number. Binigay sa iyo yung mass number, 23, pero walang protons. Wait, atomic number is always equal to the number of protons. So therefore, protons is 11. So pag tinanong dyan, what is the number of protons? That is 11. Pero ang tinanong, what is the number of neutrons? So ang isasagot mo dyan, 12. Bakit? Kasi nga po, neutrons plus protons equals mass number. So, dahil neutrons yung lacking at meron namang mass number at
parehas naman po si atomic number kay proton, so i-minus mo na lang. 23 minus 11, that will yield 12. Nakuha niyo po yung paliwanag? Again, ang mass number natin, paano siya kunin? Protons plus neutrons. Ang atomic number natin equal siya kay protons. So, ibig sabihin, kapag 11 yun ang atomic number, ilan ang protons? 11. Kapag ang atomic number ay 12, ang protons, 12. Parehas kasi. So, yun po yung technique. Isulat nyo yun. That will save the day kapag lalabas to. Now, what is its number of neutrons? Ibig i-minus mo, that is 12. Okay? So, pakita ko po. Na mayabas ko na nga time, sabi ni Sir Jackie Isguerra. Karon ay na pamayabas, sir ha. Kaya mo, take na ba yaka board exam, na? Sige. Hi, sir. Paano magpa-member? Ayan. Hi, sir. Marami. Okay. Para po sa mga gustong magpa-member, i-message nyo po ang page ni Sir Melvin na Melvin Osabel Buracho. Okay? Kung gusto nyo magpa-member, ayan. Okay. Sa final drills lang naman yan. Okay? Sa final drills lang po yan kasi libre po ako magturo, ha? Pero sa membership na yan, para po yan sa final drills kung saan i-drill ko mula simula hanggang huli. Okay? Kaya exclusive yan sa member. So kung gusto mo namang magpa-member, ayan, yan yung aking page. O, dyan kayo mag-message. I-show ko po. Ayan. Hindi siya lumabas. Ayan. That is my page. Mag-message kayo dyan if you want to become members para ma-view nyo po ang mga exclusive final drills ni Sir Melvin para ma-drill mo mula simula hanggang huli during the board examination day. Okay. Nasaan na yung PowerPoint ko na wala? Yan. Okay. Next. Protons plus neutrons equals the mass number. Yun yung sabi natin. And then, atomic number is equal to the number of protons. So, ang binigay kanina, atomic number. So, equal siya kay protons. Therefore, the atomic number kanina is 11. You could say that the protons is 11. Okay? So, how to plot it in our elements, eto, ang Na, yan yung symbol ng element, okay? And then sa ibaba ng big letter ay ang mass number natin. At ang atomic number natin, so sodium pala yung element na pinag-uusapan natin kanina, di ba? So atomic number natin is 11 and sinabi natin na kapag atomic number equal siya kay proton, so ang ating proton po is 11 and our neutrons is 12. Lagi po na mataas si neutron kaysa kay proton or di naman kaya equal. Never siya na nasa baba ng protons. Okay? Next. Dami ko pong natutunan kahit ilang days pa lang akong nakikinig. Hi, Ma'am Joycelyn! Shoutout mo sa inyo. Continue watching lamang po. It will save the day. Tandaan niyo po yan. Okay? In a neutral atom, the number of protons is always blank with the number of electrons. Again, the condition here is in a neutral atom, the number of protons is always equal, less than, greater than, with the number of electrons. By the way, huwag kayong umalis dahil ipapadrill ko mula simula hanggang sa huli. Tingnan natin kung kaya nyo po silang sagutan. Ayan. Sir Melvin, yung CPD units po. Anong meron? Ang CPD units nga natin is 15 because of the transition period. So 15 ngayon. Pero kapag ka, yung original after the transition period po, 45. Okay? Bakit? Ano yung transition period, sir? Ang transition period po, ginawa yan dahil wala pa tayong mga training centers, mga pasilidad, mga kailangang ikompleto para ma-fully implemented ang 10912. So habang hindi pa po fully implemented ang Republic Act 10912, kailangan muna ng transition period na ang lahat po
ng mga teachers ay 15 units lamang po ang kanilang CPD na kukunin at ang iba pang mga programs or kurso. Okay? Pero 45 ang pinaka-original dyan. Pero because of the transition, 15 muna tayo ngayon. At tayong mga bagong kakapasa pa lang, exempted tayo for our first renewal. So, ibig sabihin, may grace period po na 3 years para sa bagong or first renew natin, hindi pa tayo paghahanapan ng CPD. Okay? Sir, gina-private ba nimo ang live? Hindi po. Ang private sa akin ay yung final drills lamang. So, kung gusto mong sumali sa final drills, mag-message ka sa akin sa aking page. Again, kung gusto mong sumali sa final drills, mag-message ka sa akin sa aking page. Nasa inyong screen. Nandyan siya, oh. Yan. So, let's go. The correct answer here is equal. Okay? In a neutral atom, tandaan nyo po ito. This is another note that will save the day kapag lumabas tong mga ganito. In a neutral atom, ang proton niya po ay equal sa number of electrons. Ang kondisyon niya, kapag neutral ang atom. So, ibig sabihin, kapag hindi neutral ang atom, hindi sila equal. So, kailan sila nagiging equal? Kapag neutral ang atom. So, sabihin nyo na lang, neutral atom, proton is equal to electrons. Mass number, makukuha siya in adding protons and neutrons. Diba? Pag sinasabi naman natin na atomic number, nakukuha mo siya because equal siya kay protons. Malinaw po ba? Ayan. I hope that you are learning. O sige, pa-heart naman po dyan. Natuto po ba ang taong bayan? Are you able to at least learn something today? May natutunan po ba? Pahingi naman po ng mga heart dyan. Ayos ba? Maraming salamat, Ma'am Amalia Poha, sa iyong 75 stars. Mabuhay po kayo, Ma'am Amalia. Shoutout po sa inyo. Isa pong napakagandang gabi sa inyo. Okay, so the correct answer here is equal. Equal, okay? Next item. Again, i-drill ko po ito mula simula hanggang huli. That's my style. So huwag kang kumawala. Huwag kang umalis. Okay, next item. Which group in the periodic table is most stable? Which group in the periodic table is most stable? A. Alkali. B. Boron. C. Halogen. D. Noble gases. Anong group ang alkali? That's group 1. Alkali earth. That's group 2. Okay? Ang boron naman natin ay group 3. At ang ating halogen ay group 7. At ang ating group 8 ay noble gases. Diba? So, which is which? Most stable. So, ganito yan. Kapag mas maraming electrons, mas stable siya. So, ang ating group 8, meron siyang 8 electrons. Therefore, most stable siya. And group 8 is or are the noble gases. Sila yung helium, di ba? Helium group. That's noble gases. Again, ano yung coolest gas? That's liquid helium, di ba? So, yun yun. Okay? So, tingnan nyo po ang ating periodic table of elements. Group 1, that is alkali metals. Group 2, that is alkaline earth metals. And then, yung nasa medyo gitna, yan yung transition metals. And then, group 3 is for boron. Group 4 is for carbon. Group 5 is for nitrogen. Group 6 is for oxygen. Group 7 is for halogen, and group 8 is for noble gases. So, tingnan mo na lang, mas mataas ang electrons, mas stable. Sir, paano kapag walang electrons, stable din siya? Okay, again, pag walang electrons, stable din siya. Pag mataas masyado yung electrons, stable din siya. Okay? So, maraming electrons, stable. Walang electrons, stable. Pero kapag hindi masyadong marami, hindi siya masyadong stable. Okay? So, the correct answer earlier is letter D. Okay? Letter D. D. Dog. Okay? Dog. Malinaw yan? Yeah, sino nga nakadiscover ng periodic table natin? Dmitri Mendeleev. Again, sino yan? Dmitri Mendeleev. Anong symbol ng boron? That's
Letter B. Pag sinunog mo raw ang boron, ano meron? Bright green. Again, anong color? Bright green. Lumalabas yan sa board exam. Again, pag sinunog mo ang boron, anong color? Bright green. Okay? Anong symbol ng tungsten? That's W. Tama ba? Pag sinasabi natin na lead, PB. Pag gold, AU. Again, pag iron, FE. Pag sodium, NA. Okay? So, yun lamang yung laging lumalabas. Pag calcium, CA. Pag H, hydrogen. Pag HE, helium. Okay? Sila lamang po yung laging inulit-ulit. May isa pa, tellurium. Lumabas siya, TE. Again, tellurium, TE. O, lumabas siya minsan. Next. What carries blood away from the heart? What carries blood away from the heart? A. Aorta. B. Artery. C. Veins. D. Pulmonary artery. Okay, shout out muna natin ang ating mga star senders. Hi, Ma'am Mildred Dante. Shout out po sa inyo, Ma'am Mildred. Hi, Ma'am Glyza Abensay Abelida. Shout out po sa inyo, Ma'am Glyza. Isang napakagandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pastars. Ayan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Glyza. Ayan, Forest. Maraming salamat po. Ayan. Girlie Plaza, Lostado. Maraming salamat po sa inyong stars na binigay. Hi, Ma'am C. Amore. Maraming salamat po sa stars na inyong binigay. Okay. So, let's go. Ang sagot dito. Ayan. The correct answer is, simple lamang po. What carries blood away from the heart? Away from the heart, that is the artery. Okay? Ang aorta ba, artery rin? Yes. Ang pulmonary artery ba, artery rin? Yes. So, ano isa? Sagot mo, artery lang. Simple as the generic term. Again, what carries blood away from the heart? Artery. Oh, what carries blood back to your heart? That's the veins. Okay? So, back to your heart, veins. So, sabihin mo lang, BV, BV, AA. Diba? Hoy, tabi na. BV, AA. Clue yan, of course. No, BB, AA. BV, AA. So, pag sinasabi natin B, that is back to the heart, that is veins. Pag sinasabi natin na AA, that is artery away from the heart. Malinaw yan? Yeah, so BV, AA. Very good. Gusto ko sanang i-demonstrate, pero, gusto ko i-demonstrate yung circulation ng dugo, pero madali nang naman siya, no? How do I do this? Okay. From your heart, okay, nag-pump siya. So, lalabas sa yung aorta, the biggest artery, di ba? So, lalabas siya all throughout your body, and then afterwards, babalik siya through the pulmonary vein. Through the super vena cava. Sorry. Babalik siya through the super vena cava. And then, ipump siya, pupunta siya sa lungs through the pulmonary artery. Okay? Artery. And then, babalik siya sa yung heart through the pulmonary veins. And then, ipump naman siya through the artery para another circulation. Bakit, sir, pupunta pa siya sa lungs? Para ma-oxygenate. Again, para ma-oxygenate siya. Malagyan siya ng oxygen. Hi, Ma'am Aisa Aragase. Maraming salamat po sa yung 24 pesos. Okay, so ganun po yun. Next item. What is the most abundant inorganic compound on Earth? What is the most abundant inorganic compound on Earth? That is, katawa ang Ma'am Emily. Ay, si katawa di ha, Ma'am Emily. Okay. That is, what is the most abundant inorganic compound on Earth? The answer is, hindi namin alam, sir. The answer is, Wincor. Very good. W for water. Inorganic. Okay. Cor, cellulose, organic. Anong tanong? Inorganic. Sagot, water. Okay? Pag organic, sagot, cellulose. O, kailan ba natin masasabing organic siya? It depends on the presence of carbon. So, pag may carbon, that's cellulose. Pag walang carbon, that's
inorganic water. Okay, again, ano yun? Wincor. Water, inorganic. C, cellulose, organic. How do we identify kung organic or inorganic siya kapag merong carbon? Walang carbon, wala water. Merong carbon, correct, correct. That is cellulose. Diba, may mga clue talaga eh, ang board exam eh. Diba, hindi lang natin napapansin, pero meron talaga siyang clue. Ang atin pong carbon dioxide dyan, lumalabas yan sa plants. Okay? Tuwing gabi. Ayan, lumalabas yan sa plants tuwing gabi. And then, hydrogen naman po, that's the simplest element. Pero kapag carbon dioxide and hydrogen, anong maalala nyo? That's the waste product of the Krebs cycle or the citric acid cycle. Okay? Again, waste product of citric acid, that's the carbon dioxide and hydrogen. Nakakapagod na. Ayan. Natututo pa po ba tayo? Sige, so gusto niyo na po bang i-drill natin mula simula patungo rito? Well, medyo nakakapagod na. Ayan. Sige, continue lang natin for one last slide. Marami pa tong slide, actually 80 slides, pero i-continue natin to the next time around. Mahaba pa naman ang oras for your preparation. Ang importante po, may natutunan ka ngayon, i-drill natin para ma-master mo sila lahat. Okay? He is the father of binomial nomenclature. He is the father of binomial nomenclature. Ang sagot niya. He is the father of binomial nomenclature. First time to watch and I'm enjoying. Hi, Ma'am Diana Lampasa. Ayan. Thank you so much po. Okay, sige. He's the father of binomial nomenclature. That is... Anong ginawa ni Gregor Mendel? Okay, that's father of genetics, heredity by serendipity, di ba? Charles Darwin, that is natural selection, theory of evolution, okay? And then Carolus Linnaeus, that's the father of modern taxonomy, no? The two names like that, di ba? By meaning two. And then the father of taxonomy lang, that's Aristotle. Or the father of ancient taxonomy, that's Aristotle. The father of modern taxonomy, that's Carolus Linnaeus. And the father of genetics, that's Gregor Mendel. And our natural selection or the theory of evolution, that is Charles Darwin. Okay? Charles Darwin. Now, i-drill natin mula simula patungo sa ating natalakay. Ayos ba? Kaya nyo bang sabayan si Sir Melrin? Ando na bang taong bayan? Mula simula patungo rito and then i-continue natin ang iba pang konseptong ating tatalakayan next week. And of course, we still have a lot of time. Let's just enjoy. Let's just take it smoothly. Okay? Para ang mga natutunan hindi lalabas at makakalimutan. Sige. I-drill natin. Sumagot ka, kayanin mo, isigaw mo ang sagot mo. Kapag hindi mo alam, tapos may katabi ka dyan, kopyahin mo lang. And then the next time around, maaalala mo na to. The good thing about this one is pwede mo siyang ma-repeat. Pwede mo siyang panuurin ulit para ma-review mo, ma-master mo hanggang sa masagot mo nang hindi ka na nag-iisip. And that's when mastery happens. Okay? So let's try to start. Handa na ba? Papasa ba sa ating drill tonight? Yes, of course. Para sa pangarap, para sa bayan, para sa pamilya, para sa mga taong nagmamahal sa atin. That is our sole purpose. Bakit gusto natin pumasa sa board exam? Let's go! Yeah. Ayos ba? Ayan. So let's go. Again, pag head si mama sa pamilya, matriarchal. Kapag head si papa, patriarchal. Kapag naman po si grandparent, matriarchal pa rin yan. Pero kapag silang dalawa, equal lang. Egalitarian. Pero pag hemophilia, saan galing yan? Kay mother. Paano naman po yung damage to DNA? That's mutation. Kapag natutulog ang tao, ano ang wave patterns niya? Delta and theta. So the rest is gising siya doon. Again, kapag gising siya, hindi siya delta, hindi siya theta. So hanapin mo na lang doon sa natitira, tama? Yes, pag sinasabi naman natin na components of fungal cell wall,
Ayan, I'm reading your comments, ha? So sumagot ka lang dyan. Let yourselves commit mistake. That's the glucose, chitin, and glycoproteins. Very good. Pag sinasabi natin perfect base pair, at GC, A4, adenine, T4, thymine, guanine, and cytosine, at GC. Pag sinasabi natin na plant growth, that is cytokinins and auxins. Plant growth, cytokinins and auxins. Pag sinasabi naman natin na waste product of Krebs cycle or citric acid, that's hydrogen and carbon dioxide. Pag sinasabi natin na waste product of photosynthesis, glucose and oxygen. Again, glucose and oxygen, most abundant element in the atmosphere, that's nitrogen. What about for the product of cellular respiration? That's ATP and water. Very good. What about for which one reproduces through fragmentation? That is flatworms. Leeches are example of worms. Very good. And leeches are worms that supports blank. Anticoagulation. Okay? Leeches supports anticoagulation. Pag sinasabi naman natin na bacteria reproduces by what? By, very good, fission. Okay? Pag sinasabi naman natin na corals, that's budding. O ano ang ating mnemonics? BF co-budding. Very good. Bacteria, fission, co, that's corals, and then budding. Oh, yan. What about for the cell will shrink? That is hypertonic. The cell will burst, swell. Hypotonic, which is the safest? Isotonic, dahil walang dehydration, walang overhydration. That is isotonic, di ba? Symbiotic relationship tayo, pag na-harm mo yung isa, tapos ikaw nag-benefit, that is, ano yun? Parasitism. Na-harm, hindi mo siya na-harm, nag-benefit ka, that is commensalism. Walang nag-benefit sa inyong dalawa, that is commensalism. Nag-benefit kayong dalawa, happy kayo, that is mutualism. What about pinatay yung isang nag-benefit? That is predation. What about if side by side, kumpetensya kayo sa negosyo? That's competition. Magbigay ako ng example, sabihin nyo yung sagot. Pag sinasabi kong lion and a deer, that's predation. Pag sinasabi kong caterpillar and leaves, that is parasitism. What about if plant in a coconut tree, that is commensalism. What about mango and sampagita? That's competition. What about dog and lice? That is parasitism. Very good. Nakuha nyo na po ba? Yes. Next item, pag sinasabi natin na macromolecules, ano yun? Carbohydrates. Ano pa? Oh, lipids. Very good. Ano pa? Proteins. Ano pa? Nucleotides. Very good. Pag sinasabi natin na blueprint mo, DNA. Pag sinasabi ko naman na energy, that's carbohydrates. Pag stored energy, lipids. Pag muscle builders, muscle repair, that is proteins. That is proteins. What are the elements found in carbohydrates and lipids? That is buracho. That's carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, malino yon? Yes. What about for the storage of water in a plant? Storage of water in a plant, that is vacuoles. What is the special feature of plants? Again, cell wall. They have cell wall. What about for the breathing organ of plants in the trunk? Lenticels. What about for the green pigments? Chlorophyll. What about for the site of the photosynthesis? The site of the photosynthesis, that's chloroplast. What about for the breathing organs of plants and the leaves? Stomata. Again, the small holes in the leaf, stomata. Or the breathing organs of plants beneath the soil, that is the roots. Again, ano yun? That is the roots. Kailan nangyayari ang photosynthesis? Sa umaga. So therefore, nag-take in ang plants ng ano? Carbon dioxide. During the night, what do plants take in? That's oxygen. Anong inirelease nila during the night? Carbon dioxide. During the day,
It's the opposite. Okay, malinaw yan? Yes, what about for hydrophobic? Anong maaalala nyo? Hydrophobic, takot sa tubig. Example is lipids, yung taba. Oh, so yung mga hydrophilic, water-loving. Anong clue natin? CPLFB. Carbohydrates, proteins, hydrophilic. Fats and lipids, hydrophobic. Malinaw yan? Yes. What about for which is known as malt sugar? Maltose. Very good. Again, malt sugar, maltose. Anong pagkakaiba ng maltose, ng lactose, at ng sucrose? Yung maltose, oh, anong clue natin? M2, L1G, at S1F. Diba? Again, M2, dalawang glucose. Maltose, dalawang glucose. Kapag naman po lactose, may isang galactose. Kapag naman po sucrose, may isang fructose. O what is the isomer of glucose? What is the isomer of glucose? That is fructose. Okay? Fructose. Isomer of glucose. Meaning, ano bang ibig sabihin ng isomer? Parehas po sila ng molecules, pero iba lang ang arrangement. Okay? Again, isomer means pareha sila ng molecule content, iba lang ang arrangement. So, the isomer, tinanong sa board exam, ang isomer ng glucose ay fructose. Malinaw yun? Yes, very good. Kapag sinasabi naman natin na liquid portion ng iyong dugo, plasma. Kapag naman po what carries oxygen sa imong dugo, hemoglobin. What about for what prevents bleeding or it promotes blood clotting process in the clotting process of your wound? That is platelets. Ano yun? Platelets. Oh, kapag may earthquake naman, kapag may earthquake, bakit merong, pag may volcanic eruption, bakit merong earthquake? Dahil ang mga bato, nag-move. Yung site ng earthquake, ano yun? Focus. At yung ibabaw ng site is epicenter. Malinaw yun? Yes. Which is the lowest rank of coal, by the way? That is the lowest. Lignite. Ano yung highest? Anthracite. Very good. Again, anthracite. Malinaw yun? Yes, kapag naman po mas marami ang proton sa electrons, ano kaya ang charge meron? Positive. Ano yan? Positive. Kapag mas marami ang electron, negative. Again, negative. Kailan ka sasagot ng zero? Kapag ang textbook nilaid siya sa table. Magaling, magaling. Pag sinasabi naman natin na sinunog mo, anong change yon? Chemical. Ano naman po kapag size and shape lang? That's physical. Okay? Ano yung hindi nagmamagnet? Diamagnetic, very good. Ano naman po yung parang nagmagnet? Paramagnetic. Ano yung napakalakas magmagnet? That's ferromagnetic. Example tayo, iron, nickel, and cobalt. Ano yan? Ferromagnetic. Gold, that's demagnetic. Kapag sinasabi natin magnesium and lithium, that's paramagnetic. Okay? Malinaw? Yes. Again, ano yung coolest gas natin? Liquid helium. Kapag naman po, hottest gas, acetylene. Kapag simplest element, hydrogen. Okay? Ayos ba? Yan, very good. Pag-usapan naman natin yung bagyo. Ano ang tawag sa bagyo na nasa Amerika? Hurricane. Ano ang tawag sa bagyo na nasa India? Cyclone. Ano ang tawag sa bagyo na nasa Pilipinas? Typhoon. Okay? Ang maximum wind ay 39 below. That's depression. Kapag 39 and up, that is storm. Again, ano yun? Storm. Kapag 185 kilometer per hour and up, that's super typhoon. Ano yun? Super typhoon. Very good. Yung dugo mo, pag-usapan natin, ilang litro yung dugo mo sa katawan? That is 5 to 6. Very good. Ano naman po ang ilan ang bilang ng iyong ngipin? That's 32. Ilan naman po ang bilang ng buto ng bata? That's 300. Ilan naman po ang bilang ng buto ng adult? That's 206. Nasaan yung iba? Nagdurugtong lamang sila. Okay? Pag sinasabi naman natin na longest bone,
femur. What connects the bone to bone? That's ligaments. That's the tissue. Okay? Pag sinasabi naman natin na bone to muscle, malaki ang muscle, ayan, that is muscle build, muscle bone, that's tendons. Okay? Tendons. Muscle, bones, tendons. Ang joints naman po, o, dyan, nagdurugtong yung maraming buto. Sabi kanina. Okay? So, malinaw yun? Yes. Again, pag sinasabi nating framework sa katawan, buto. Okay? Pero kapag ang buto, kinonekta sa isang buto, tapos may tissue, that's ligaments. Kapag ang buto, kinonekta mo sa muscle, that's tawag, tendon. So, anong clue natin? LBM. T. L, ligaments, bone. M, muscles, tendons. That's how easy it is. Pag sinasabi natin universal recipient na dugo, universal recipient na add, so AB positive. Kapag universal donor, nakunan, that's O negative. Okay? Ayos? Yes. Punta tayo sa ating periodic table of elements. Pag sinasabi natin na mass number, paano siya kunin? Protons plus neutrons. Very good. Paano naman kapag atomic number, ano yung equal sa kanya? Protons. Okay? Pero kung neutral ang atom, parehas ba ang protons at electrons? Yes. Kapag neutral. Malinaw yan? Yes. Kuha niyo po, teacher. Nakakasabay ka pa ba dyan? Ayan. Very good. Kapag sinasabi naman natin na noble gases, most stable sila. Again, the noble gases, they are the most stable. Ano ibig sabihin ng most stable? Mas marami ang electrons. Paano naman kung walang electrons? Stable pa rin siya. Okay? Pag-usapan natin yung periodic table. Sino nga ang father of periodic table? Si Dmitri Mendeleev. O, ano yung group 1? Alkali metals. Ano yung group 2? Alkaline earth metals. Very good. Ano naman yung nasa gitna? That's the, ano yun? Yung transition metals. Okay? Pero yung group 3 natin, boron. Group 4, carbon. Diba? Group 5, that's the nitrogen. And the group 6 is the oxygen. The group 7 is the halogen. And the group 8 is the noble gases. Malinaw? Yes. So, symbols tayo. Pag sinasabi kong Na, sodium. Pag sinasabi kong Ca, calcium. Pag sinasabi kong He, helium. Pag sinasabi ko namang N, nitrogen. Pag sinasabi ko namang Be, beryllium. Pag sinasabi ko namang Te, tyrolium. Pag sinasabi ko naman na Au, that's gold. Pag sinasabi ko naman na W, that's tungsten. Pag sinasabi ko naman na Pb, that's lead. Pag sinasabi ko naman na Fe, that's iron. Pag sinasabi, again, ano yan? Iron. Pag sinasabi ko naman na Al, aluminum. Pag sinasabi ko naman na K, potassium. Again, K, potassium. Oh, hindi ko na lang po dadamihan kasi nga po lumalabas yan, tellurium, calcium, sodium, hydrogen, beryllium, helium. Okay? Yun lamang po yung laging lumalabas. Okay? So, punta tayo sa ating puso. What carries blood back to your heart? That's veins. What carries blood away from your heart? That's artery. Ano nga ang ating mnemonics? BB. BB. Very good. That's B for back to the heart. That's veins. And then artery away from the heart. Malinaw ba? Yeah, nakakasabay ka pa ba dyan? Very good. So, ang win solution natin ay ang ating organic and inorganic compound. Pag sinasabi nating organic compound, that's the cellulose. Pag sinasabi naman natin na inorganic compound, that's the water. Anong mnemonics natin? WinCore. O, panalo ka ba sa gabing to? Nakakasabay ka ba? LPT na ba? Ayan, sa bioscience pa lang yan. Gen Ed, ayos? Teachers, thank you so much for being with me for the past 2 hours and 17 minutes. Ayos tayo dyan. May natutunan ba ang taong bayan? Hindi ba kayo napariwara sa buhay-buhay ninyo ngayon? Ayos ba? Yan. Okay, kaayo, sir. Okay. Maraming salamat po sa ating mga star senders, no? Ang konti na lamang po ng nakasurvive. Ganun naman talaga, di ba? Kapag malayo pa ang board exam, normal
normal reaction ng tao is, ah, tsaka na ako mag-aaral. Pero the 798 people on YouTube and the 449 people on Facebook, kayo yung aasahan ko na magtatap this March 2023. Pabayaan nyo lamang po, no? This is just too short. You know, November, December, January, February, isipin nyo, apat na buwan lang ang paghahanda mo. It just, ano, sounds like mahaba. Kasi nga po, isipin nyo, 2023 pa yon. Pero hindi nila naisip na October na ngayon. Okay? And next month, November na. You only have a short preparation. At isipin nyo, December, that is Christmas. Hindi ka mag-aaral dyan. January, New Year. Mag-aaral ka dyan, konti. February, uhaw ang tigang na lupa ni Liwayway Arceo. O, sa mga may jowa yan, magpapadilig dyan, di ba? So, ibig sabihin, mapapagod ka sa araw na yan. And then, the next time, you know, March na, board examination mo na. So, again, napaka-short lang po ng preparation ninyo. It just sounds like mahaba kasi nga po, next year pa siya. Pero hindi nyo lang po namalayan, ang liitli lang pala ng preparations ninyo. Pagdating ng December, Christmas, maraming party, makakalimutan mo mag-aral. January, New Year, gala dito, gala doon, New Year's Resolution, you know, party-party. February, alam nga naman kung pababayaan mo yung jowa mo, di ba? So magde-date kayo, mapapagod ka. Ayan. O, buti na lang po sa mga single dyan. Shout out sa mga single. Very good. Ipagpatuloy nyo po habang wala pa pong lisensya. Okay? Para hindi mapagod sa February 14. Magsindi ka na lamang po ng kandila. Ayos? Yan. O mag-review ka na lamang po. So, thank you so much for being with me, Sir Melvin here. I-follow nyo po ako sa aking YouTube, Sir Melvin Boracho Corner, at sa aking Facebook page. And para po sa mga gustong mag-join ng final drills ni Sir Melvin kung saan ang lahat ng konsepto ay akin pong ipapadrill in just one setting, abay you join and let's try to see kung kaya nyo na pong ipasa ang board exam or itap ito. Okay? So maraming salamat. Sort of motivation lamang po kapag napapagod ka na mag-aral, isipin mo na ang pangalan mo wala sa list of passers paglabas ng board examination. Pag napapagod ka, yun lamang po yung isipin mo. And then, try to look back, try to look around, tingnan mo yung mukha ng mama mo na pagod na nagpapaaral sa'yo. Kahit yung gusto niyang kainin, hindi niya pwedeng kainin dahil pinapaaral niya sa'yo. At mapasa hanggang ngayon, wala ka pa rin lisensya dahil po pinaghintay ka. Huwag mo na po itong ibagsak. Ayos? I am hoping and praying na yung mga October let takers dito na pumasa on December, I am praying for you guys. And kita kids, viral na naman tayo on December kasi nga po maraming papasa at sigurado ako na may magtatap. I am sure about that. Goodbye, God bless you. Adios, mi amigos. See you next time sa aking live, okay? See you next time. Bye-bye. God bless you. Ingat kayo lagi. Bye-bye.